Mga katribo at kabayan, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang tungkol sa kaganapan ng ating bayan at ang kayamanang pasan natin noong panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos. Bago tayo magpatuloy mga katribo at kabayan, i-click mo ang subscribe button para palagi kang updated sa mga videos na aming i-upload. Kaya simulan na natin. Alam mo ba katribo at kabayan na maraming mga Pilipino ang nalinlang o sa sinasabi nilang himagsikan laban sa bayan o mas na sa tawag na it's a people power. Alam niyo ba mga katribo noong taong 1986? Narito ang listahan ng pagkakamali sa ating kasaysayan ng Pilipinas dahil sa EDSA People Power noong 1986. Manila International Airport. Pinalitan ang dating pangalan ng dating Manila International Airport. Itong Ninoy Aquino International Airport. Mga katribo kung bakit. Bilang alaala daw sa kabayanihan ni Benigno Simeon Aquino. Ngunit sa kaalaman ng marami nating mga kababayan, ito ay may kasong priso noong 1977, Manila Transit Corporation. Manila, isa ito sa project ng Imelda Marcos at tinawag na Love Bus. Sa aking pagbabasa ng mga historical book, ang mga pasahero noong mga araw ay sobrang madisiplina. Noong pumila, ganito kadisiplinado ang mga tao noong araw. Pag-alaman noong June 27, 1974, ang ni Pangulong Marcos ang Presidential Decree No. 492 para sa paglikha ng Manila Transport. Gawa ni Ferdinand Marcos, unan ang pangangailangan ng taong bayan na may sapat na transportasyon pampubliko at serbisyo. 3. National Steel Corporation. Ninta at matatagpuan sa Ilagan City. Noong 1995, ito ay ibinenta ni Pangulong Fidel B. Ramos. Una-unahang Asia's largest factory na pag-aari ng ating gobyerno, ang Steel Corporation na kung saan ay nauna pa ang Pilipinas, ang Taiwan, Japan at iba pang mga bansa at susupply sa kanila ng mga materyales noon. Ang Steel Corporation ay may 200 na manggagawang Pinoy na nagtatrabaho noong araw. 4. Southern Leyte Polytechnic College. Tuloy ang pagpapatayo ni Pangulong Ferdinand Marcos. Mga katribo, ang daming plano ni Ferdinand Marcos na hindi ipinagpatuloy ng mga sumunod sa kanya. 5. State University. Ang mga pampublikong universidad ng bansa na dati ay nasa listahan pa. Nasa top 25 universities sa buong Asia. Ngayon ang National University of Singapore. 6. Anti-Typhoon Rockets Project. Luloy ang Anti-Typhoon Rocket Project. Mga katribo ay ginagawa na ng paraan ni Pangulong Ferdinand Marcos na mabigyang solusyon ang mga problema na may bagyong darating sa ating mahal na bansang Pilipinas. Value-added tax. Ang maghirap ang taong bayan. At ang bat natin sa panahon ni Corazon Aquino at noong January 1, 2006. Ang 2% ang value-added tax. Rodrigo. Ang lalong nagpahirap sa ating mga Pilipino. 8. Naging pasaway ang mga Pilipino. O ay nag-uunahan sa pagsakay ng bus. Ang disiplina, ang droga, patayan, ribcase, rambulan ng mga kabataan, araw man o gabi. 9. Philippine Airline. Ang 67% na pag-aari ng ating gobyerno
airline ay binili pa ito ng dating Pangulong Ferdinand Marcos. Siya bigla itong naging pag-aari ni Lucio Tan. Paano kaya nangyari ang bagay na yun, mga katribo? 10. Meralco. Ang Meralco na pag-aari ng mga Lopez family. Nalulugi ang Meralco ay ipinagkatiwala ito kay Pangulong Ferdinand Marcos. Giniya sa murang halaga, ngunit nang mawala siya, ay balik sa mga Lopez. Ang kondisyon, alam niyo ba mga katribo kung bakit? Ni Cory Aquino nang walang kondisyon. Noon hanggang ngayon ay nagdurusa ang mga Pilipino sa mataas ng bayari ng kuryente. 11. Bataan Nuclear Power Plant. Ang Bataan Nuclear Power Plant ang $2.3 billion na magbibigay sana ng 623 megawatts na magsusupply ng kuryente sa buong Luzon. Kung ating matatandaan noong nasa Hawaii si Pangulong Ferdinand Marcos, taos puso niyang ipinakausap ni Aquino na ipagpatuloy ito dahil mapapakinabangan ito ng mamamayang Pilipino. Subalit hindi pinansin ni Corazon Aquino nga ni Pangulong Ferdinand Marcos. Ipinasara at inabandona ang power plant. Petron Corporation na ang 60% na pag-aari ng gobyerno ang mga Petron Corporation. On ay may kaugnayan kay dating Pangulong Fidel B. Ramos sama sa mga traidor na nagpatalsik kay Pangulong Ferdinand Marcos. 10. Food Terminal Incorporated. Ni Corazon Aquino ang 61% na lupa ng Food Terminal Incorporated. Natagpuan sa Taguig City. Yun ni Pangulong Ferdinand Marcos taong 1968, akas ang larangan ng agrikultura ng ating bansa in sa mga kapatid nating magsasaka at food producers. Noong June 2012 at panahon ni Benigno Aquino ay ibinenta na naman ang 74 hectares na lupa iay sa Ayala Land Incorporated ang 24.3 billion piso na Arca South ay mayroon na lamang natirang 46 hectares na ang mga dating libre ng panahon ni Marcos. Nutriban sa mga pampublikong eskwelahan, gatas, cornmeal at marami pang iba. Yan ang insan na pinaglalaban nila. Nalit nila sa isang bansang maunlad na sana. Una sa lahat ng bansa ngayon. Tawag nilang demokrasya. Inabuso ang tunay na kalayaan. Nagdurusa pusta ng ibang bansa. Ang EDSA 1986 noon. Salamat mga katribo sa inyong panonood. Nagkagusto natin makalpas sa ating sitwasyon, nating suportahan ang ating mahal na Pangulo Duterte Rodrigo at ang ating mahal Marcos at ating ibalik sa serbisyo